Magalang tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa inubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay. Kami paginapating mapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangaral nila ang salita, ngunit sa Mahudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Serene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumakan nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ang kanyang matagpuan ay isinaman niya sa Antioquia. Isang taong singkat silang nalatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia,
unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa limang bayan ng angkad ni Jacob. Kaya't iyon dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Kapag itinala ko yung mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yung Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yung sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito'y magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo na po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalin langanin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakin." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo,
kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong mahal na poong Jesus Nazareno ay tunay ngang isinugo sa atin ng Diyos Ama. Bilang sugo, ipinagkatiwala kay Jesus Nazareno ang pagiging mabuting pastol. Si Jesus Nazareno, tinaglay niya at ginaganap ang misyon upang iligtas ang bayan ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa paghihirap, at mula sa pagkaalipin. Kaya nga, si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi na ang nananalig sa Kanya ay hindi lamang nananalig sa Kanya, kung hindi pati na rin sa nagsugo sa Kanya, ang ating Diyos Ama. At ang nakakita sa Kanya, nakita na rin ang Diyos Amang nasa langit. Totoong-totoo po iyan. Kapag tayo ay marunong magmahal, kung tayo ay marunong magmalasakit, kung tayo ay palagawa ng mabuti, tunay nga pong ramdam natin ang Diyos sa ating buhay. Kung nasaan ang pagmamahal, naroroon din ang ating Panginoon. Pagmasdan po ninyo, sinabi pa ni Jesus Nazareno, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito. Ibig sabihin, hindi hatol o panghuhusga ang ibig ng Diyos. Nais niyang ipadama sa atin ang kaniyang pagmamalasakit at pagmamahal. Hindi niya tayo tinitignan base sa dami ng kasalanan na nagawa natin. Tinitignan niya tayo base sa kaniyang awa at habag. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong magdadalawang isip na lumapit at magbalik loob sa ating Panginoon. Mabuti, mapagmahal, at maawain ang ating Diyos. Naparito si Jesus Nazareno upang tulungan tayong makabalik sa ating Diyos Ama, upang tayong lahat maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Kakampin natin si Jesus Nazareno. Siya ang mabuting pastol na mag-aakay sa atin kung tayo'y pagod na sa ating buhay. Siya ang mabuting pastol na gagabay sa atin tungo sa landas ng kabanalan. Siya ang mabuting pastol na magbubusog sa atin ng espiritual na kalakasan. Siya ang mabuting pastol na patuloy tayong hahanapin kung tayo ay nalilihis o naliligaw na ng landas. Si Jesus Nazareno ang ating mabuting pastol, at siya lamang, bukod tanging siya lamang, ang tunay na daan, liwanag, katotohanan, at buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kaniyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kaniyang pangangalaga. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akayi ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang anak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na, mas kong maamong pupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang pag-ibig.
niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamupa, magsalo tayong masaya sa tinatay na pamista, bago't wakas, Alleluia. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo tigit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito sa ating simbahan sa darating na Abril 27, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ika-sampu ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, Abril 30, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, obispo ng Antipolo, at susundan nito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin.